Ngayon, mag-i-install tayo ng electric meter para gamitin para sa pag gusto mong malaman ng konsumo ng isang kwarto, isang for example sa nagpapaupa ka ng bahay. So, malalaman natin kung ilan ang konsumo nilang kuryente. Okay, let's do this. So, i-unbox natin siya. So, maganda ang design ng manufacturer is naka-ano siya, naka-foam para safety sa transportation. So, may guidelines sa maibigay niya na meter kung ano mga ratio. So, maganda ang pagka packaging. At saka Japan technology na rin po ito. ERC certified na rin siya. So, quality na rin siguro ito. Kahit na hindi ganun kamahalan at saka hindi yung talagang standard ng mga electric provider. Pero okay na to pang meter reading. At saka meron siya ditong terminal na 1, 2, 3, saka 4. So dyan natin ikakabit mamaya yung mga wire. Pag tayo nagkabit dito is pag sa simento, gagamitan natin siya ng tongs. At saka kung sa kahoy naman, pwede na yung wood screw. Okay. At sa paglagay din naman natin ng breaker or switch breaker, depende po sa pangailangan ng load. Minsan, pwede ng 15. Kung may appliances na malakas kumain yung kwarto, ilagay mo sa 30 or depende sa kailangan. At saka sa pag-splice ng mga dulo ng wire, pwedeng ganito or yung iba kinukutsilyo, pero ito yung pinaka basic na proper. Okay, dito natin ikakabit yung papunta doon sa load. Oh, kikita mo yung papunta doon sa loob ng kwarto. Oh, dito natin ilagay bandang kanan kung nakaharap sa atin ang kontador. At itong bandang kaliwa niya po is dito natin ikakabit yung galing sa supply niya sa direct current. So, dyan sa kaliwa. At dito po sa likod ng frame niya, mapansin niyo may rubber. So, yan po ang magsisiparate ng, para hindi siya maging conductor ng kuryente at saka hindi mag-ground yung hahawak dyan sa may frame. Kung sa mga electric provider naman po, like Meralco, is ilalagyan nila dito ng silyo para malaman kung pinapakialaman yung kontador. Ayan, tapos na po at sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood.